Kumusta mga kailo? Welcome sa Joyous TV. Kumusta mga kailong? Welcome back sa aking YouTube channel. Kung ngayon ka palang napunta dito ay please subscribe na po para maging updated tayo sa bawat isa. So ngayon mga kailong ay wala mo na akong tutorial kasi na-miss ko po kayo. Baka nakalimutan nyo na yung mukha ko eh. Charing. Kasi sa kaka-tutorial, hindi na ako nakikita sa cam. Charing lang. So ngayon mga kailong ay medyo seryoso yung ating paksang pag-uusapan. Wow, paksa eh. So ikaw kailong ay nakakaranas ba ng kalungkutan ngayon? May dinadamdam ka ba? May sama ng loob ka bang dinadamdam? Or yung tinatawag na depression? Hindi po biro ang depression. Kasi ang depression, once na hindi mo kinaya, doon na nakakapag-isip yung tao na magpatiwakal na para wala na, tapos na. So tama-tama yan kailong at dito ka napunta. Kasi maishishare ako sa'yo na 5 tips para maiwasan ng depression. Baka sakaling makatulong po ito sa'yo kung ngayon ay nangangailangan ka ng tulong, nangangailangan ka ng kausap. Tara, usap tayo. Buya bunda. So, first po, mga kailong, pasensyahan niyo na po kung minsan napubulol po ako, talagang hindi ko na maiwasan kasi kahit na dahan-dahanin ko yung salita ko, talagang may nagaan talaga eh. So, unang-una po mga kailong ay hindi po ako psychiatrist, wala po akong alam sa mga about sa yung alam niya na yung, mga kailong about sa mga psychiatrist at hindi po ako nakapag-aral ng psychiatrist kasi baka uunahan ko na yung magbabash joke lang na anong magsalita. Ito pong tips na i-share ko sa inyo ay based on my experience. Yes po, sa sarili ko pong karanasan itong mga i-share ko sa inyo. Wala po akong search about sa ganyan, hindi ako nag-search sa sarili kong kakayan, sa sarili ko pong karanasan, mga kailong. Dahil na-depressed din po ako noon din po ako nagka-problema, ngayon din po yung nararamdaman ko din po yan noon. Pero ako, ito na ako ngayon, palaban, lumalaban, ganun po dapat. So start na po tayo sa 5 tips para maiwasan ang depression. 5, panglima, kailangan ay may tiwala ka sa sarili mo. Kung yung ibang tao walang bilib sa'yo, subscribe na kung yung sa ibang tao YouTube walang paniniwala sa'yo, walang tiwala sa'yo, wag mo idadown ang sarili mo, kailong. Sarili mo yan, kailangan ikaw ang paniwalaan mo ang sarili mo. Kasi kung hindi ka maniniwala sa sarili mong kakayahan, hindi ka maniniwala sa sarili mong ginagawa na wala kang ginagawang masama, or wala kang ginagawang, I mean, ginagawa mo na yung lahat, masama pa rin sa kanila, ayaw nila maniwala, ayaw nilang tingnan yung ginagawa mong kabutihan, wag kang mawawala ng tiwala sa sarili mo. Isipin mo lagi ang iyong kakayahan. Kaya mo yan, kaya mo to, bakit ka susuko? Dahil, once na mawalan ka ng lakas o kumpiyansa sa sarili mo, paano ka makakapag-isip, Aber? Paano ka makakapag-isip kung ano ang dapat mong gawin? Kung sarili mo mismo, wala ka naman din tiwala. Mas pinaniniwalaan mo yung ibang tao kaysa sa sarili mo. Di po ba? Kakailangan, mayroon ka pa rin tiwala sa sarili mo. Tiwalang kakayahan sa sarili mo. So, pang-apat. Diba sabi ko sa inyo, kailong, medyo seryoso ngayon ang ating topic eh. So, ang pang-apat ay makipag-usap ka. Itong ano na to, madali lang sabihin, pero minsan mahirap to eh, yung makipag-usap. Halimbawa, may problema ka, family problem. Wala kang makausap. Kasi family problem nga. Doon nagsimula ang problema. Wala kang ate, walang kuya, walang nanay, walang tatay na makikinig sa'yo. Makipag-usap ka sa kaibigan mo. Kung may mga kaibigan ka, kung may mga matalik kang kaibigan. Kung wala ka pa rin matalik na kaibigan at wala kang kaibigan, go! Lumabas ka. Lumabas ka hindi para uminom, magtagay, o maglasenga, o maglasenggo. Lumabas ka hindi para mag-party. Sa bagay, pwede rin mag-party ka. Go, party. Pero mas isasuggest ko po ito sa inyo dahil ito ay
nangyari sa akin. Ito, ginawa ko po talaga to at talagang mararamdaman mong may pagbabago, na mararamdaman mong mahihimasmasan ka. Kasi after, halimbawa, nag-party ka, after mong mag-party, nandun pa rin yung problema, nandun pa rin yung sakit mo, nandun pa rin yung hinanakit mo. After mong uminom, nandun pa rin. Dagdagan pa lang sakit sa ulo. Hindi ka makakapag-isip kung ano ang gagawin mo kasi nga, wala eh. Gulo yung utak mo, magulo eh. Galing ka sa party, sayo-sayo ka, galing ka sa tunggaan, lasing ka, yung utak, yung mind mo pagod. Walang pahinga. So ano ang mainam? Lumabas ka? Pumunta ka ng simbahan? Ako po, based on my experience, ganun po ang ginawa ko. Umalis ako, pumunta ako ng simbahan, pumila ako dun sa mga kumpisalan. So sino ang makakausap ko dun? Siyempre yung pare, di po ba? Maisasabi ko dun yung hinanakit ko kay Father. Maisishare ko dun yung mga problema ko, yung biyanan ko kasi. Excuse lang po, dahil dumaan. Nahihiya ako pag dumadaan. So, yun po, nasishare ko dun yung problema ko kay Father. Nasasabi ko yung mga hinanakit ko. Father, ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi po si ano ganyan, si ano ganito sa akin. May ilalabas si Father na salita eh. I swear, paglabas mo ng kumpisalan, para kang tinanggalan ng tinik. Nakapag-isip yung utak mo. Ay, oo. Tama si Father. Gawin ko nga yun. Gawin ko nga ito. Oo. Nakapag-isip na yung utak mo. Alam mo kung ano yung step na gagawin mo. Diba? So, sana ay makatulong yun. At, pangatlo, hindi ko po maitatanggi na may kodi ko po ako. Pero sa sarili ko po, sinusulat ko po kasi talaga. Dahil alam niyo naman, andila ako. Pumipilipit yan. Kapag wala akong sinusulat, nako! Kaya hindi ko po maitatanggi na talagang may kodi ko po ako. Bawat vlog ko po, bawat ano, may katabi po akong ano ko, outline ko, yung mga aking word para hindi ko ano. So, pangatlo po ay, ituon mo ang sarili mo sa kinabukasan. Focus on the future. Huwag mong isipin lang ang sarili mo ngayon na, hindi ko na kaya, magpatiwakal na ako. Ala, may 10 akong anak. Ala, may 3 akong anak. Pahala na sila, basta patiwakal na ako. Guys, mga kailong, isipin mo yung future. Opo, madali lang sabihin. Pero sabi ko nga po, based on my experience, mga kailong, naranasan ko din po yan. Naranasan ko rin din yan na magpatiwakal. Ayan, sinabi ko na po, bahala na kung mapanood to ng husband ko kasi dito maririnig niya lahat, malalaman niya lahat na talagang ano pala yan, na nagawa ko pala, muntik ko nang magawa. Pero inisip ko yung bukas ko eh. Hindi, sabi ko hindi. Dahil in-apply ko sa sarili kung kaya ko to eh. Kaya ko to, naniniwala ako sa sarili ko. Bakit ako magpapatiwakal? Bakit ako susuko? Eh, kaya ko to. Diba mga kailong? Kaya ituon mo yung kinabukasan mo sa sarili mo. If may work ka, work ka lang. If wala kang work, kasi depende pa rin sa kalagayan ng buhay natin, no? May na mga ng problema or may mga nadidepress na walang trabaho or may trabaho. Based sa akin po, based on my experience, again na naman ha, wala akong trabaho nung na-depress po ako. Wala ako katrabaho, tapos na-depress pa ako, nagka-problema pa ako, wala po akong trabaho. So ang ginawa ko, pumasok ako sa mga kantin. Yes, pumasok ako sa mga kantin, mga kailong. Tapos ang sahod ko sa kantin, 100 a day. Pinili ko yon kasi libre kain, libre tulog, libre ligo, libre stay in. So yun ang una kong ginawa sa sarili ko. Naniwala ako sa sarili kong kakayahan. Pumunta ako sa simbahan. Nagsabi ako ng mga hinanakit ko, hinanain ko doon. Tinuruan ako o tinulungan ako ng pare o tinulungan ako ng salita ng Panginoon na kaya ko. Doon ako nag-isip ng kinabukasan ko. Paano ako?
ayoko pa palang mawala sa mundo kasi pinakita sa akin o pinakita sa akin ni Father na ganito kaganda ang mundo. Kasi sinabi ko dun sa kanya na gusto ko nang magpatiwakal. Ganyan. Father, suko na po ako. So sabi sa akin ni Father, iha, ganito kaganda ang subscribe mundo. Subscribe na sa aking YouTube channel and hit yun na po ang notification bell. Naaalala ko po kasi yung mga panahon na yun. Kaya tayo medyo nagiging ano ako. Nagiging sensitive ako. So yun na, ituon mo ang sarili mo sa future. Isipin mo lagi ang future, wag ang ngayon. Kasi kung ang ngayon, baka tuluyan mo na yung sarili mo. Wag din ang yung nakaraan. Kasi nga yung nakaraan, may mga sakit, yung mga hinanaing mo, yung mga nakaraan, yung mga problema, yung bukas. Isipin mo yung bukas, kasi wala pa. Wag kang mag-isip lang sa sarili mo. Yung kasama mo, yung may anak ka, isipin mo yung anak mo. Isipin mo na, excuse me, kasi yung biyanan ko pa daan. Mamaya sabi, anong nangyari? Ang ginagawa mo? Ganun pa naman yung minsan. Ano yan, Joy? Yung gaganyan yan sa akin. So, ayun na po. So, tip number 2. Bukas na naman yung excess fan kaya medyo maingay na naman. Tip number 2, love yourself. Mahalin mo ang sarili mo. Sabi nga, di ba, hashtag love yourself, hashtag pamper yourself. Kasi kung wala kang pagmamahal sa sarili mo, wala na. Wala na. Hindi ka na makakapag-isip ng tama. Ayaw mo na, pabayaan mo na yung sarili mo. Pabayaan mo ng Lucrecia ka nang tingnan. Hindi ka na makaligo-ligo ni maligo, di mo na gawin. Maligo ka man ilang araw. Pabayaan mo na kung hindi ka kumain, yung mukha mo, pa ganun na. Yung mga anak mo, pabayaan mo na. Kaya kailangan may pagmamahal sa sarili. I-apply mo lang yung tip number 5, maniwala ka sa sarili mong kakayahan. Tip number 4, makipag-usap ka. Makipag-communicate ka kahit kanino, kahit sinong tao. Mas mainam sa Panginoon. Mas mainam sa simbahan. Tip number 3, ituon mo ang sarili mo sa kinabukasan. Isipin mo ang kinabukasan para ma-apply mo, para yung tip number 2, mahalin mo ang sarili mo. Kung may pagmamahal ka sa sarili mo, makakapag-isip ka, ayoko maging ganito, ay ayoko malusyang, ay ayoko mamatay, ay ayoko namang, yun nga ganyan. Umarap ka sa salamin, kumuha ng salamin, tingnan mo doon ang sarili mo mula ulo hanggang paa, isipin mo kung ano yung mukha mo noon sa ngayon, para maikumpara mo. Gusto ko ibalik yung noon. Kailangan ko pala kumain ngayon ng marami. Ay, kailangan ko pala ngayon magdamit ng maganda. Kahit hindi ka na bumili ng mga magagandang damit dyan, hindi ka, huwag ka na bumili ng mga sosyalang damit. Na maayos lang. Maligo, mag-ayos, mahaba ang kuko. Oh, mama, yung kuko po putulin, maglinis. Love yourself. Pabayaan ang sarili natin, mga kailong. Talo tayo pag pinabayaan natin sarili natin. Sarili natin mismo ang kakalaban sa atin. Okay? So, tip number 1 at ang pinakamalakas na tip, siya. Manalig ka sa Panginoon. Magdasal at huwag na huwag mong iisipin nag-iisa ka. Kung wala kang kaibigan, kung wala kang kapatid, wala kang kamagulang, walang lahat, pero siya nandyan lang. Tutulungan kanya, hindi kanya susukuan. Hindi naman siya yung nagbibigay ng problema sa atin eh. Hindi siya yung nagbibigay ng mga hinanakit sa atin. Siyempre, yung kalaban niya. Yung demonyo ang nagbibigay ng mga problema sa atin, mga kailong. Siya kailangan, nandun tayo sa panig niya. Para yung demonyo ang nagbigay sa atin ng problema, lumayas, umalis, sumuko sa atin. Basta huwag tayong bumitaw sa kanya. Manalig ka sa kanya, araw-araw kang magdasal na kaya mo. Walang masama, walang mawawala. Ako ganun lang po ang ginawa ko. So, as long, long time talaga na depress ako. Wala ako ibang nilapitan kundi siya lang. Now, tingnan niyo, kahit pa paano, buhay ako. Buhay na buhay. At pag naaalala ko lang yung mga nakaraan, magpapasalamat ako sa kanya. Hindi niya ako binitawan kahit sukung-suko na ako.
So yun lang mga kailong ang aking ano, yun lang ang aking tips. Sana po ay nakatulong ito sa inyo. Sana po ay na-apply nyo po at nakatulong to talaga sa mga nararamdaman nyo. Ang sabi ko nga po ay base po ito lahat sa aking experience. So hindi ko na po ikukwento kung ano po yung mga experience ko noon na bakit nasasabi ko to ngayon sa inyo. Pero kung gusto nyo po ng part 2 at gusto nyo malaman kung ano yung depression, o kung ano po yung depression na ayan ka na, ito na naman ako, yung paulit-ulit na salita. Ang kulit, ang kulit, ang kulit. So kung ano po yung depression na naranasan ko, okay po, free po kayong mag-comment sa akin at ipaparto ko po, i-story ko po sa inyo, itawag dito, ibubuod ko po sa inyo kung ano yung naranasan kong depression. So sana po ay may na-share, may natutunan po kayo sa aking share. At huwag po tayong magsawa na magdasal araw-araw matapos na ang ating pandemic na ito, matapos na ang pandemic sa mundo, no? Marami po salamat mga kailong, tibayan nyo lang po ang inyong sarili. At tibayan nyo lang po ang inyong pananampalataya. Thank you mga kailong. Bye! Subscribe na sa aking YouTube channel and hit nyo na po ang notification bell. Salamat!